Hi guys! May good news akong sasabihin sa'yo. Ibubulong. Lapit ka pa. Lapit pa ng konti nang marinig mo yung sasabihin ko. Tax refund na guys! Hi guys! May good news akong sasabihin sa'yo. Ibubulong. Lapit ka pa. Lapit pa ng konti nang marinig mo yung sasabihin ko. Tax refund na guys. Marami nag-aabang sa atin dito sa Pulan. Pero may nahihirapan kung paano mag-file ng ating PIT 11, PIT 37, ng mga yan. At sa video ng ito, ituturo ko sa inyo step by step kung paano i-file ang inyong tax refund. Manood na kayo guys at simulan na natin. Ayoko na magpaligwiligwi pa at nang makuha nyo na ang inaasam nating tax refund. Siyempre, malalaman nyo rin sa computation na yan kung magkano ang inyong makukuha. Siyempre, papakita ko rin yung akin para malaman nyo rin. Sige, simulan na natin guys. 2,000 years later. At bago nga pala tayo magsimula, sino-sino nga ba ang mga capable na makapag-apply ng tax refund? So kung kayo ay mga legal na worker di sa Pulan at may working permit, na dineclare kayo ng inyong employer, nag-start ng January to December, isa ka sa mga ka-receive ng tax refund. So, hindi natin patumpik-tumpik pa. Turo ko na sa inyo nang makuha nyo na yun. So guys, ang una natin gagawin ay bumunta tayo sa ating browser kung anong mayroon sa ating desktop. Ang gagamitin ko po ay ang Google Chrome. Yung https://ipit.po.k.gov.pl. Kita nyo rin sa screen ang link at ilalagay ko rin to sa description box. Tuloy guys, samahan nyo na ng kunting like at saka subscribe. Once na maklik nyo na yung link, ayan na po. Makikita nyo nakapulis pero may translated dyan. Pwede nyo siyang i-English. Ito nga pala guys, kung mayroon na kayong bank account at PESEL number, ito ang pipindutin nyo, ikiklik nyo yung trusted profile. Kung wala pa kayong trusted profile, pwede kayong mag-create ng inyong trusted profile doon sa makikita nyo yung doon sa baba. Gamit ang inyong bank account at PESEL number. Guys, ito yung makikita nyo. Since mayroon na akong trusted profile, ito yung ikiklik kong trusted profile. Guys, mamaya makikita nyo kung saan kayo pwede mag-create ng inyong trusted profile. So, maging maingat tayo sa pag-fill up kasi yung email na gagamitin natin, doon sila magpapadala ng mga confirmation code na dapat active yung inyong email ad. Guys, kita nyo, ilalagin ko na yung aking email account na ginawa kong trusted profile. Natapos nyo guys na i-log in ang inyong email ad, may marireceive kayong code. So, yun ang ilalagay nyo doon sa confirmation code. Guys, makikita nyo IPIT 37 2022 ang nakalagay dyan. So, since ngayon lang kayo magpapile ng iyong tax, dapat malalabas dyan IPIT 37 2023. Ito guys, makikita nyo sa baba mayroon tayong tatlong option. Kung single ka, click individual. Kung may asawa ka, with spouse. At kung may anak ka naman, with single parent, click with single parent. Mga guys, nakikita nyo dyan na I have two documents because dalawa ang aming PIT 11 last year dahil lang galing kami sa agency at from the agency, na-diary kami sa hotel at the same year 2023.
Kaya kung kayo ay nagpalipat-lipat ng company last year, example, nakatatlong company kayo, so makakakuha kayo ng 3 feet 11 sa company na pinagtrabahuhan nyo. Diyan naman sa nilagay kong araw, makikita nyo yung buong income nyo last year. Diyan naman, kung mayroon kayong anak, makikita nyo rin yan pag clinic nyo, kung student relief or child relief, o hanapin nyo lang kung ano ang para sa inyo. Diyan naman sa your tax, makikita nyo dyan yung inyong computation ng inyong tax. Diyan naman sa baba, makikita nyo yung donate. Mag-donate kayo kung anong organization ang gusto nyo pag-donita ng inyong tax refund. Diyan naman sa baba, makikita mo yung bank account. So, minsan nag-automatic yan, pero pag bagong apply ka pa lang, andyan sa inaruhan ko, nakita mo yung bank account, pwede mong ilagay yung bank account mo dyan. Andyan naman, kung nagpalit kayo ng bank account, pwede nyo rin i-encode ulit dyan yung bago nyong bank account. Kapag okay na ang bank account nyo, makikita nyo dyan sa baba kung magkano ang marireceive nyo mula sa tax refund. At automatic, napapasok yan doon sa nilagay nyong bank account within 7 to 14 days. So, disclaimer guys, minsan kasi umaabot almost 1 month bago nila nare-receive yung tax refund. So, hintayin lang natin ng konti guys, bago natin mahanap yung pera. Guys, kung tama na yung fill up nyo at kompleto na yung documents, so accept and then send na yung documents nyo. After nyong masend yan guys, so mag-i-email yan sila sa inyo kung may mga kulang pang documents or kailangan nyong pumunta sa tax office. Ayun na nga guys, done na po tayo. Maghihintay na lang tayo ng ating kayamanan. Pre, katulad ng pinangako ko sa inyo, ipakikita ako kung magkano aking marirepan ngayong taon. At siyempre nga pala, thank you Lord muna. Sana all. Ayun na nga guys, nakita nyo naman kung gaano kalaki ang tax refund sa bulan. So, I hope na naintindihan nyo yung aking ginawang tutorial. Pabalato naman dyan kung may malaking anak, kung may mga anak kayo. Pakanto naman kayo dyan. O sige guys, kita lang tayo sa video.